Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video ay i-discuss po natin kung paano ko po chinek at yung naging result po ng aking checking dito po sa CPU na dinala po sa akin dito ng isa po pong kaibigan. Ang kanya pong concern ay hindi daw po nagpa-power on itong CPU. As you can see, this type of CPU is a gaming CPU type. So, as checking, so normally po, pinapower on po natin yung ABR, which is ginawa ko naman po ito. Yung initial checking, yung mga basic checking po ng CPU. Then, normally, pinapower on po natin ang power button. But the result is not working or wala pong response. Ayan, wala po talaga. Kaya ang naging next step ko po dito ay buksan ang CPU. Buksan ang CPU at para i-check yung ATX, yung power supply. So yan, open po muna natin yung cover ng CPU. So yan, next ko pong ginawa dito ay plan ko pong i-unplug itong ATX power tawag dito terminal. So yun, para i-short yung dalawang wires dito, yung kulay green saka black, para ma-confirm kung talagang defective or gumagana pa yung power supply. Let's check. So ayan guys, na unplug ko na yung power supply connectors. So ang plan ko po dito ay i-short itong kulay green at black wires. Either po doon sa dalawang black na katabi ng kulay green ay pwede po natin siyang i-short para mag-run yung power supply, para ma-confirm natin kung talagang defective po siya. So nag-provide po ko rito ng isang wire galing po sa LAN cable or UTP cable. Naghumugot po ko ng isa doon at binalatan ko magkabilang dulo para ito po yung ginamit ko para pang short. So as you can see guys, na-short ko na po siya, pero the result is not working, hindi po umiikot yung mga power, yung mga fans ng CPU. So nagkandak po ako ng another checking, double check ko yung hinanap ko yung iba pang dahilan bakit ayaw siyang gumana. So I found out that na-miss ko po yung basic checking or diagnostic test nitong CPU. Di ko napansin na may sarili palang switch itong power supply. So yan guys, kaya nung na-switch on na natin yung power switch nitong power supply at ino na rin itong ABR, umilaw na po yung mga lights nitong power itong CPU fans. At umikot na rin of course yung CPU fan. So that means this power supply is working or good, running in good condition. In this part, ay nire-restore ko ng connection ng mouse, keyboard, at
itong connector ng monitor, itong VGA connector. And of course, hindi ko na po kinalimutan itong power switch nitong power supply. Ayan, ang atin pong AVR ay naka-power on na rin. So, all set na po tayo para ma-test run itong CPU in normal mode. So, yan, yung aking monitor. At ipa-power on na po natin siya in normal mode. Ayan. As you can see, working yung ating CPU. That means, gumagana po yung power supply. So, working po lahat. So, yan guys, ang lesson lang po sa video na to, in terms of checking ng mga equipments, ay huwag po natin kakalimutan ang mga basic procedures para huwag pong time-consuming ang atin pong pagtitest. And I hope na may natutunan po kayo sa video po na ito. And thanks for watching.